So mga lodi, no, na nagsisimula na tayong mag-layout ng malaking trusses dito sa project natin. So ang isi-share namin sa inyo ay yung kung paano ba ginagamit, at maraming nagtatanong nito, no, kung paano ba ginagamit yung Pythagorean theorem dito sa pagli-layout ng trusses. So marami ang nalilito dito dahil yung karamihan sa atin ang ginagawa ay ina-actual-actual lamang, no, hindi na nagko-compute. So ang nangyayari kasi, pagka ganun ang nangyayari ay hula-hula na ang nangyayari sa trabaho. So kami, kinukompute namin yan, ang trabaho namin, para sigurado. So walang sablay. So kasi sa plano, to ang titingnan nyo yung plano. Ito yung plano natin, no. Yung ilalim, yung haba ng trusses, may gimin na yan, no. Ayan, no, meron na siyang, may mga numero na siya, no. May naka-indicate na yung kung gaano siya kahaba. Andin yung taas niya, naka-indicate na rin kung gaano siya kataas. Pero itong top cord, ito sa itong top cord na to, ay walang ano yan, walang numero yan. So ito lagi yung ating ina-actual. Yung iba ina-actual, pero kami ito, kinocompute namin ito gamit yung tinatawag na Pythagorean theorem. So ano ba yung ano, para maunawaan natin kung ano yung si Pythagorean theorem. So si Pythagorean theorem ay may kaugnayan ito sa pagko-compute ng mga tatsulok, no, particular sa mga triangle na tinatawag na right angle, no. So yun yung mga kadalasan na ginagamit natin kapag nagli-layout tayo ng building, nagli-layout tayo ng trusses. So gumagamit tayo ng pamamaraan na mas madali natin, no, makuha yung tamang sukat. So yung tinatawag na Pythagorean theorem, no. Si Pythagorean theorem ay ginagamit kapag nagko-compute tayo sa mga eskwaladong lugar, no, na may tinatawag na right angle. So si ano daw si right angle? Yung tinatawag na right angle ay yun yung mga triangulo na may 90 degrees yung isang sulok. Yung katawagan din ng iba doon ay pagka sa building nag-layout ay tinatawag yun na 3-4-5 method, no. Bakit sa 3-4-5 method? Kasi pag kinumpute mo yung 3 squared plus 4 squared, ang lalabas nun ay 5. No, kumbaga, sa isang triangulo, yun yung pinaka-perfect, no, na pang-layout sa perfect na eskwala. Kaya yun ang kadalasan na ginagamit pag nag-layout ng building. So doon din galing to yung pamamaraan natin sa pag-compute nitong trusses. So mga lodi, no, ito yung halimbawa ng tinatawag na right angle, no. Itong eskwala na to, kaya tinawag siya na right angle. Itong portion na to ay insaktong 90 degrees, no. Pwede rin yung yung eskwala na letter L, yung T square na ginagamit ng mga engineering student, no. Meron din yung 90 degrees, right angle din ang tawag doon. So yun yung basihan natin sa pag-layout ng building ng trusses. So ito, itong triangle ng ano na to, nung eskwala na to. So para makuha naman natin yung kwan, yung pagko-compute, no, yung sinasabi na Pythagorean theorem, yung formula noon ay E squared plus B squared equals to C squared, no. Madali lang 'yon, no. Kagaya nito, meron tayong
given na dito sa plano, yung taas niya ay 280, then inactual lang natin dito yung kahabaan nitong ano ng trusses. So ang kalahati lang ito ang kinuha natin. Ayan, may mating na tayo na 1046, no? So 1046 squared plus 2.80 squared, ang lalabas dyan ay 10.82. So yun yung 10.82, siya yung ito na yung top chord, no? Ito yung 10.82. So yung kabila niyan, pag sinukat natin ay 10.82 din yan. Insakto dito sa dulo nito. Kaya hindi tayo magkakamali kapag ginamitan natin ng computation yung ginagawa natin. So kadalasan kasi ang ginagawa nila ay ina-actual nila, no? Iniskulahan nila doon. Iniskulahan nila doon hanggang dito. Ang nagiging problema natin dito kasi yung itong mga angle bar ay hindi yan tuwid, although na ito ay tinansian natin yan, pero hindi pa rin yan mapiperfect na tuwid. What if kung yung malagyan nyo ng iskwala dito ay may baluktot, and then pagdating dito hindi nyo na makukuha yung insaktong iskwala. So ang mangyari, magsusukat kayo dito, then magsusukat kayo sa kabila, din kung hindi magkatugma, yun na ang magiging problema nyo na. So, kaya kami, gumagamit kami ng tamang pamamaraan para hindi tayo paulit-ulit yung trabaho. So ngayon ito, na pagka na buo na to yung top chord, ay tuloy-tuloy na tayo sa paglalagay ng plate nito. Alright mga lodi, no? Sana sa konting ideya na ibinigay ko sa inyo ay may natutunan kayo, no? Sa pag-layout ng trusses ay sikapin yung wag hula-hula mag-compute para hindi sumablay yung trabaho nyo, dahil napakahirap pag nakagawa na kayo ng mali, tuloy-tuloy ng mali yon. O siyempre, payo ko rin sa inyo, wag din umasa dito sa plano. No, ang plano ay reference lang natin, din magsukat talaga tayo ng actual. So kagaya nito ay mas malaki yung nagawa nila na itong court. Mas malaki ang nagawa nila kaysa dun sa plano. So siyempre, ang susundan natin ay yung nagawa na, no? Yung plano ay reference na lang natin kung ilang member ang papasok dyan at kung ano ang magiging itsura. Hello. So dito pala, no, may mga guhit na kami na nilagay dyan. Tinansian na namin itong mga to. Guhit na lang ano yung tansi dyan, natatapat yung mga angle bar. Tutuwid din yan mamaya kapag nilagyan na ng brace, no? So ito yung sinasabi ko, to yung ito, yan kasi ano to, padron to sa lahat na ng trusses dito na ipapadron, kaya napakahalaga yan na tuwid. So yun, lalagyan na ni Reggie ng mga brace para hindi naman matumba. Okay.